kasi. Mas ano, na-excite sila. Millennials. Daxon TV. So, yun, what's up sa inyo mga singkabas? Nandito naman tayo sa ating mga tanong ko, opinion mo. So, ang topic natin ngayon is, totoo ba ang mga Pilipino is mahilig sa dating apps? Tara, tanongin natin sila. So I think Filipinos are really do like using those kind of apps. Kahit di naman pagmamahal yung hinahanap nila. I think Filipino are the most romantic people I know of. Kaya they tend to search for love even though kahit sa anong paraan. Proven. Oh, oh, oh. Kasi ano, wala akong game sa center. Ganun din. ikaw na, saan mo sasabi mo? Sa generation po namin ngayon, mahilig. Mahilig po. Gumagamit po sila ng... Kasi ano, uso na din po yung, ano, yung social media ng... Kaya nga, di ba, kanina, sinabi ko sa iyo, ang millennials, talagang ano sila, pero sa batch namin, kami. Yes, naniniwala ako kasi karamihan naghahanap ng karelasyon, kausap, kaibigan. Like sa mga, katulad ng new group, mga ganun. Yes, kasi ano eh, karamihan ngayon parang syempre wala silang magawa. Then yung iba talaga naghahanap talaga sila ng ano, wala na silang makita or nakakilala nila kasi may mga ano na. So maghahanap na lang sila sa ibang ano, mas na-excite sila kasi parang yun nga, mas makakilala sila ng ibang tao, kanya. So, using that dating apps, yun, dun sila maghahanap. Nice! Majority of my friends, like, tsaka sa kabataan, majority of them, 25 pababa, they're very active on dating apps. Don't use it, pero like, a lot of my friends or from this friends, like, outside of my pinaka main barkada, all of them parang uses Tinder, Yellow. Kami hindi. Kasi kung ano, majority talaga na Filipinos, gumagamit ba sila ng dating apps? Hindi. Kasi majority ng Filipinos is magsasaka. Ayon yun sa statistics talaga. So, kung yung magsasaka, wala silang time para gumamit ng dating apps. So majority talaga ano, hindi sila yung mga Filipinos hindi sila mahilig sa dating. At saka usually 'di ba yung mga at saka 'di ba buong 'di ba lahat ng Filipino yung topic. So hindi lahat ng Filipino na reach ng ang tawag dito ng net set since alam naman natin tayo mga Filipino we're so parang hardworking ganun. So instead of using the app, they use their time to spend it sa mga mas mahalagang bagay. Ayun. I'm active, tapos madami rin na ako nakikilala doon sa Bumble, like Tinder. Feeling ko po oo, kasi ngayon sa panahon natin, parang mas focus na tayo sa social media, tapos na-invento na yung mga near group, oh my god, with Tinder, tapos marami po akong kakilala na mas naghahanap sila ng jowa sa Tinder kaysa sa personal. Ooh, kasi di ba, parang gusto natin ngayon ng instant, di ba? Ayaw na natin yung ligawan na matagal. Kasi di ba sabi nila, kailangan ligawan mo na matagal yung babae para mapasayo. Eh, yung dating apps, ano, onting chat mo lang, hi, hello lang. Eh na, instant meetups na. Karamihan kasi ngayon, nakatuon na talaga sa social media. Hirap na silang iwasan yung paggamit ng mga dating apps, any kind of social media, di ba? So, yung tipo parang kating-katineng kami, hindi makaiwas kapag wala yun, di ba? So, if relate ka, ikaw yun. 46% na gumagamit ng dating apps, sinabi nila dito nila nakilala ang kanilang asawa o yung partner. At alam nyo bang, 52% naman ang nagsabi na sa paggamit ng dating apps, inamin nilang mas naging mapanghusga sila sa itsura ng mga tao. Mas marami kasi ang mas pinipili nila, mas preferred nila na gamitin yung social media or yung mga dating apps para makahanap ng mga partner nila or yung mga kapareha nila sa buhay. Para sa akin, mahilig talaga. Karamihan yung sa instant, parang instant noodles, yung gusto mabilis, yung gusto andyan na lagad. O, mahirap minsan na yung mga classic na type ng ligawan mo, nawawala na. So, parang bibihira na ako makita ng mga ganun. Iba-iba rin kasi yung perspective ng mga tao na gumagamit ng dating apps. Yung iba, makiniisip nila, doon na nila makita yung forever nila. No? So, kaya gumagamit sila. No?
or yung iba, trip-trip lang talaga yung walang magawa sa buhay. Yung bored na bored sa bahay. Ako yun, tripan ko ibang tao kasi wala akong magawa. Yung ganun. Mga singkamas na, sa panahon ngayon, gusto talaga na, marami talaga gusto madalian or mabilisan eh. Ayaw yung maghintay, parang kapag maghintay, mga ganun yung mindset ng iba. Pero para sa akin, alam niyo bakit gusto na magka-girlfriend or magka-boyfriend ng isang tao. May mga reason yan. Isa sa mga reason yan is, it's either, sobrang na-excite lang talaga siya. Sobrang na-excite lang siya kasi sa circle of friends niya, siya na lang yung wala. Yun, ganun. Na-engage siya kasi meron ng boyfriend or girlfriend yung kaibigan niya. Pero siya, wala pa. Mga ganun yung nagiging dahilan minsan ng iba. Sa paggamit ng mga dating apps, alam mo yung risk na pwedeng mangyari or peligro, no? Sasabihin natin, may makilala ka dyan, o nagbigay ka ng info mo, yung mga about sa'yo, and then ginamit niya. No, ginamit niya yung information mo sa iba't ibang social media. So, risk yun para sa'yo. Mamaya, nag-post siya ng kung ano-anong hindi magaganda, na against sa'yo, di ba? Pwede rin magkaroon ng blackmail. Yun, ano, blackmail na kapag hindi mo sinunod itong gusto ko, ganito gagawin ko, may upload akong ganito, may kasisira, may mga ganun blackmail. Na sana naiiwasan ko, alam mo yung risk na pwedeng mangyari bago ka gumamit ng mga dating apps, di ba? Aware ka dapat sa posibleng mangyari sa paggamit mo ng dating apps. Yung sa sobrang pagmamadali nila magkaroon ng girlfriend or ng boyfriend, para kang ano eh, para kang nakasuot ng tsinelas, tapos tumatakbo ka ng mabilis, tapos habol ka ng habol sa taong gustong-gusto mo, pero deep inside, hindi ka naman talaga niya gusto. Kinagamit ka lang niya dahil may benefits siyang gagamit sa'yo or napapakinabangan ka niya. Dating sa dulo, habol ka ng habol sa kanya, tapos napigtas. Napigtas yung tsinelas mo. So sad. At the end, nalaman mo nung napigtas yun, hindi ka talaga niya tunay na mahal. Kasi alam mo bakit? Yun nga, sinabi ko, diba? May napapakinabangan ka lang niya sa meron ka. Diba? Tapos yun, ang nangyari na is iiyak ka, malulungkot ka, iisipin mo, talunan ka, iisipin mo, ikaw yung may kasalanan. Ikaw talaga yung may kasalanan. Kasi bakit? Hinabol mo siya ng hinabol, di ka naman talaga niya gusto. At saka, habol ka ng habol, di mo patas. Habol ka ng habol, di mo talaga siya tunay pang kilala. No? Sa akin, di mo kailangan magmadali. No? Di mo kailangan magmadali na magkaroon ng boyfriend o ng girlfriend. You need to wait for it, no? Ipag-pray mo. Lord, na sana. Lord, sana dumating yung panahon o dumating yung araw na makilala ko siya or ma-meet ko siya. Yung mga ganun, hindi yung baka siya na to. Yung mga ganun, no? Na ikaw mismo yung palaging nagdi-decision sa sarili mo. No? Oh, okay. Ikaw pa rin na may choices kay. Pero yun, let me tell you again. Choices mo yan. Ikaw yan, sarili mong pagkatao yan. Pero isipin mo, walang time machine na makapagpababalik sa kung anong meron ka na nagkamali ka ng desisyon, no? Walang makapagpabalik na time machine sa mga maling desisyon na ginawa mo sa buhay. Sa huli kang sisi, yung mga ganun, sana hindi ko na lang pala siya nakilala. Yung gaganun ka na, ay, mali yung desisyon ko. Sana pala. Eh, what if inisip mo agad naging advanced ka mag-isip, no? Sabi mo, what if talaga kayang mahal ako nito? O talaga kayang mamahalin ako nito? Yung mga ganong mindset, no? Kikilalanin mo muna bago mo ibigay yung tiwala o yung pagmamahal mo dun sa isang tao. Mahirap kasi yung bigay ka ng bigay, hindi naman pinapahalagahan ng iba. Diba? Meron ako limang paalala. Ito yung lima kong paalala. If ma-meet mo na siya or hindi mo pa siya ma-meet, one, siyempre ipag-pray mo, no? So, wow, solid yan, mapapak-wow ka na lang talaga. Magugulat ka na lang, as in, magugulat ka. So, wait for it at the right time, no? Maghintay ka pa rin, huwag ka magsama maghintay, no? Kasi, hindi naman yan pwedeng sa isang iglap na lang, nandiyan na lang. Kasi may mga bagay talaga na kailangan mo nang, pwedeng sabihin natin, kailangan may baguhin mo na sa'yo bago mo siya makilala. Or else, kailangan mo mas mag-matured para pag nakilala mo na siya, hindi ka na yung parang isip
na lumulutang pa rin mga something ganun. Trino, huwag kang magpanggap kung sino ka talaga. Ilabas mo kung sino ka talaga, kung anong tunay mong pagkatao. Huwag kang panggap na bida-bida na, ay, kaya kong gawin yan, kahit hindi mo talaga kaya. Kasi doon mag-uumpisa na magkakaroon ng lamat na, ay, ganito pala to, taon to. No, bida-bida. Ganda kasi yung bida-bida ka na nasa tama, right way na bida-bida. Hindi yung bida-bida na may masabi lang, mga ganun. Apat is isipin mo kung handa ka talaga pumasok sa isang relasyon na kaya mo nang panindigan yan. Ano ba sabihin kaya mo nang panindigan? Yung hindi ka na tipong hihingi ng pera pang date mo sa nanay or sa tatay mo, sa parents mo or sa lolo-lola mo or sa sino man yung guardian mo. No, nakakahiya kasi yung parang hindi date kayo pero hindi mo pinaghirapan. No? Parang ganun, isipin mo muna na, ay wait, hihingi, mag-date kami pero kaling sa parents o sa guardian ko yung pan-date na yun, nakakahiya yung ganun. So, kaya dapat kailangan tumayo ka sa sarili yung paa mo and then panindigan mo kung ano yung pinasok mo. Diba? At ganun sing kamas. Halimbawa, respeto mo yung decision niya. Halimbawa, di siya pwede kasi may gagawin siya sa ganitong araw. Respeto mo. Kasi meron pa naman ibang araw, diba? Mga ganun. Kasi doon nag-uumpisa yung mga conflict na nangyayari. Kaya hindi, imbis na yung nililigawan mo, maging okay kayo, yun, hindi naman tutuloy. Kasi meron kayong conflict, nakilala ka niya na kung ano yung meron ka. Diba? Yun nga mga singkamas, tapos na yung maikli natin usapan na kung interested kayo sa mga video na nandito, share, like, and subscribe kayo. Ha? And then, thumbs up ako dun sa mga nagsusubscribe mo kahit papaano, medyo umaangat yung mga subscriber natin mga singkamas. No? And then, mag-upload tayo sa mga susunod pang araw, lalo na malapit yung pasukan. Marami naman tayong tanong ko, opinion mo. Salamat. Daxon TV.